pandemic, pero mukhang talaga. Hindi pa kami bukas. Pag-head, talo ka. Pag-tail, dito lang ako at bibilang kita na maiinom. I swear, meron akong paanang kuna yung sapat ko. Maling lugar, maling tao. Ako na bahala sa susunod, okay? Anong gusto mong inumin natin? Ikaw na bahala. Gusto ko nang walang yelo, okay? Salamat. Walang best mo sa Bangkok? Halata ba masyado? Hindi ba? May gayang pagdating sa Bangkok. Wow, amazing. The Ripper, huh? Yung pangalan ng bar mo, The Ripper. Tingin ko marami talagang meaning yung lugar na to. Ako nga pala si Marcos. Kailangan kong pumunta sa banyo, Marcos. Tapos pwede ka na manghula hanggang sa gusto mo. Isa lang ang kailangan ko. Ito na siya, si Jack the Ripper Stemmons, ang rising star sa boxing world. At syempre, si Stemmons ay pinanganak at lumaki sa St. Louis, Missouri. Nagmula sa isang humble pero mahirap na simula. At titrabaho niya ang kanyang lugar papunta rito. Isang mainit at magandang laban ang inaasahan natin ngayong gabi. So, anong hula mo? Jack! The Ripper Stemmons! Diyos ko, heads na naman. Mukha itong blast from the past, huh? Oo. Hayaan mo na. Pag-usapan natin ang hula mo. Jack the Ripper Stemmons, huh? Diyos ko, tumaba ka.
Kalma ka lang, Jack. Dati akong fan ng mga laban, yun lang. Talaga? Fighter ako dati. Alam ko, St. Louis Great White Hope. So anong ginagawa ng St. Louis Great White Hope sa Bangkok, ha? Huh? Lugar na ito ay paraiso, man. Oo, purgatorio na nilagay sa paraiso. Ganun ko siya narinig nung isang beses. Tumpa ka ron. Alam mo kung paano ko sinimulan ang araw ko? Nagising ako, uminom ako ng 18-year-old scotch, tapos nakipag-sex ako sa isang 18-year-old na thigh. At ngayon nandito ako kasama mo, Jack. Isang napakagandang araw. Napakagandang araw. Para sa murang pussy. Yeah, pussy pie. Gano'n ka nakatagal dito, Marcos? Ilang araw na rin. Can go away. Open-ended ang ticket ko. Meron akong theory. So, unang pagpunta ng bawat tao sa Bangkok, makikilala nila ang future self nila. Ang multo ng Bangkok future nila. Ghost of Bangkok future, huh? Hmm. Gaano ka nakatagal dito? Lama, 6 na taon. Bigla ka nag-disappearing act. Nagtagal ka ba sa St. Louis? Sakto lang. Parang deja vu, di ba? Sumasakit yung ulo ko. Babalik din ang lahat. Para ka pumindot ng rewind button sa memorya mo. Oo. Ano nangyari sa St. Louis? Maraming tao ang pinanood kang umakyat. Kasama mo kami sa paglalakbay na yon, Jack. Makakalabas ka na sana sa mga ballroom papunta sa prime time. Ano nangyari? Mapamahiin ka ba? Pagdating lang sa swerte. Palaging tinitape ng tito ko ang mga kamay ko. Palagi. Bawat laban. At pag di siya magpapakita, alam kong matatalo ako. 2 salita ang pumapasok sa isip ko. Uncle fucked. Uncle fucked. Alam ba ako na masamang damo? Oo. Ayun. Ngayon kilala mo na Tito Johnny ko. Sunod-sunod na kamalasan. Kaya alam mo ba si Fat Frank Milano? Oo, oo. Oo. Nainis ako sa buwisit na yun. Sabi ni Vic, hindi daw bababa sa 25 grand. To ay 35 grand talaga. Tapos mayroong 5,000 na cash. 40 grand lahat. Tinaya ko lahat, Frank. Marcos, mukha bang isang fucking mortgage breaker para sa'yo? May utang kayo sa akin. Wala akong utang sa'yo. Si Vic ang may utang sa'yo. Naintindihan mo ba? Gaano ka katanga? Ginagamit mo ang bahay mo as collateral para sa pusta. Bayad na lahat yan. Isa itong double white. Isa tong mid-century modern. Oh, may utang pala ako sa'yong tawad. Para itong Miss Van Der Rohe o Frank Woodry. Ano ba, Frank? Ako to, si Marcos. Marcos. Itikin mo yung bibig mo. Parang sasabog ang ulo ko sa'yo. Ano ba? Marcos, ang tanga mo. Sa buong 20 years, tumakas na ba ako? Hindi, Marcos. It's a freak of nature. Sabi ni Vic verbatim, siguradong garantisado to. Ang desisyon ng guarantee, hindi ang knockout. At itong Jack na to, isa rin naglalakad na malas. Gusto mo pang itaya ang lahat? Oo. Lahat-lahat. Tapos na ako. Tapos ka na? Yun na yun, Marcos. Tapos ka na? Okay. Alam mo, Marcos, ang taong mas tanga pa kaya sa'yo ay tiyuhin ang batang to. Pasok na ba ako?
Oh. Mabuti. Pero kung pumalpak ito, meron ka dapat sobrang galing na real estate agent. O kunin ko yung anak mong drug addict at ilalagay ko siya sa ilalim niyang mid-century modern house mo. Kanyang karera bilang isang magaling na boksigero sa buong bansa, si Bakulasa rin si Stemmons na sinara ang kanyang huling laban sa 15 knockout. Haharapin niya ang isang matinding sagupaan laban kay Marcel the Bull Eldridge at si Stemmons syempre ay galing sa humble beginning. Namatay sa isang trahedya ang kanyang mga magulang noong 8 years old pa lang siya. Mula noon ay pinalaki na siya ng kanyang tiyuhin na si Johnny. Pinanganak at pinalaki sa Johnny, new look. Gusto ko yan. Pakilala ng support na to sa kanya. Sa nang sinabi namin, ang kanyang tiyuhin na si Johnny ay palaging nandyan para kay Jack Stemmons. Usually, makikita mo siya sa front row. Naglalaro ko pa rin mag-isa, Frank. Ngayon na pa ba ako may ipaglaro rito? At ngayon, may pagkakataon si Jack Stemmons upang i-position ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakamahusay na fighter ng kanyang generasyon ngayon. Ayan, nakikita niyo si Stemmons na pinapasaya ang crowd. Tinitingnan nila kung real deal na ba talaga itong lalaking to. Handa na tayo sa aksyon at ililipat na namin ito sa announcer okay, na nasa rin. Okay, sports tayo dito. Okay, gentlemen, bigyan natin ang fans ng magandang laban. Shake hands at putad sa corner niyo. Ito na tayo, ang unang round galing sa 10 rounds, Jack the Ripper Stemmons at Marcel the Bull Eldridge. At tayo magsisimula na. Expected na si Stemmons ang mas mabilis sa dalawa dahil mas magaan siya ng 35 pounds sa kanila. Ang dalawa ay pinapakiramdaman na ang isa't isa. Nice job kay Stemmons sa kanyang left jab. Magandang jab work. Maganda ang aksyon itong unang round. Lumabas si Stemmons sa opening round at nakita ng hometown fans ang gusto nilang makita. Inaasahan din naman na kailangan ni Stemmons na mas mag-effort dahil mas magaan siya at mas mabilis ang kanyang bodywork. Magandang kombinasyon para kay The Ripper. Si Stemmons na may nice jab at tumama ang kanang kamay at nasa lulahat ni Eldridge. Marcel, bumangon ka! Bumangon ka! Dali na! Dali na! Tony! Bigyan mo ako ng doble, okay? Nasa second round na tayo at pinapakita ni Stemmons kung bakit iniisip ng maraming tao na maaaring siya... Anong kalokohan na nangyari dyan? Nice overhand right galing kay Stemmons! So binibigyan ni Fat Frank ang malas mong tiyuhin ang paraan para mabayaran ang utang niya, ha? Ang bilis ka makapick up, Marcos. Jack the Ripper Stemmons, 22 na panalo, walang talo, 15 na knockout. Muntik na niyang makuha ang kanyang 16th knockout ngayon. Sa dalawang round na lumipas, mukhang flawless si Stemmons. Tingnan natin na kung makaka-recover pa si Marcel Eldridge dito sa ikatlong round. Mukhang tumitingin si Stemmons sa unang row para hanapin ang kanyang tiyuhin. Third round action ngayon, yung kaliwang kamay ni Stemmons. Medyo mababa at si Eldridge, pinagbayad niya si Stemmons sa pagkakamali. Kailangan ko na ipatingin ang ulo ko. Huwag kang magsasalita. Humihinga lang ako. Huwag mag-enjoy ka ang huminga. Dahil kung nakatayo pa rin siya sa round 5, kakailangan mo ng
fucking ventilator. Ngayon si Eldridge ay medyo siniswerte na. Dali na, dali na, dali na! Ngayon gumagalaw na si Eldridge. Magandang bodywork galing kay The Bull Eldridge. At nakabalik na siya ngayon. Si Stemmons naman ngayon ang tinatamaan. Natamaan siya nitong third round pero nakabawi na siya. Magandang left hook. Four lefts in a row galing kay Jack the Ripper Stemmons. Ang pag-ayos ng laban ay isang work of art. Pero kapag nilabanan ng fighter ang fixer niya, isa itong obra maestra. Pero mga fixer tulad ni Frank, ay palagi may plan B. Ang tayong chance ko lang ay nakakout yung fucker na yun. Dahil kahit ano pang magic piss ang ibigay nila sa kanya, hindi mo rin magsuot ng sinturon yung tao na nasa ring. Ito na, round 5. Isang middleweight na labanan sa pagitan ni Stemmons at Eldridge. Nakuha pa ni Stemmons ang unang dalawang round pero nakabawi si Eldridge sa third at fourth round. Pero on fire ngayon si Stemmons sa round 5. Isang magandang 1-2 combination. Anong nangyayari rito? Nagsisimula na ulit bumalik si Stemmons. Ito ang pagbabalik ni Stemmons. Nandito na ang The Ripper, si Stemmons, na may magandang performance sa fifth round. Wisset! Diyan ka lang! Siguradong garantisado to. 3-2 na sa scorecard ko. Interesting naman na malaman kung ano ang say ng judges. Okay, handa na? Hindi mo naman siya nakausap, diba? Frank, ano ba? Hindi papalag si Jack, hindi kahit kailan. Buisit kayo pareho. Nasa iyo ang mga judge, ano pang pinagkaiba? Ang tanga ka ba? Anong pinagkaiba? Para ako nanonood ng sitcom. Mga judges yun! Wala yung binibili ni Frank ang ilan sa mga judge. Parang mga standing reservations sa isa sa mga Tego restaurants niya. Tumawag ang bartender, kinausap si Vic, at si Vic ang nag-aalok. May isang ring girl nagbigay ng notes sa isa pang motherfucker. At kung papayag kaming lahat, maraming kickback na makukuha mga judge. Tulad na sinabi ko, may isang chain reaction na parang isang milyong maruming domino. At lahat ay nahuhulog sa akin dahil hindi ko matalo-talo yung buisit na yun. At bumalik ng may solid left jab. Mukhang mananalo si Stemmons sa laban na to, pero hihintay natin ang desisyon ng mga judge sa scorecards nila habang kinakalkula ang mga ito. Parehong fighter ang nasa gitna ng ring at dapat mag-improve si Stemmons sa 23 na may isang draw. Teka lang, si Marcel the Bull Eldridge ang nanalo! Base sa isang unanimous decision at pati si Eldridge, tingnan nyo! Hindi rin siya masyadong makapaniwala sa nangyayari. Gulat si Stemmons at nakikita natin ang mga baso at beer na hinahagi sa ring at nakatayo lang si Stemmons. Kaya paano ba to, Johnny Boy? Tapos na siya. Lipas na. Tapos na talaga. Malinaw na nag-dominate siya sa laban na to. Hindi ito tungkol kay Jack. Tungkol to sa ating dalawa. Oh. Walang maayos ito sa ating dalawa, John. Wala kahit ano. Mahirap paniwalaan kapag ang dalawang scorecards ng mga judges ay katawa-tawa. 98 at 92, 8 rounds sa dalawa at 97 at 93, 7 rounds sa tatlo, lahat ay pabor kay The Bull Eldridge. Nakasandal si Stemmons sa mga lubid, hindi makapaniwala. Itinaas ang kanyang mga kamay at binato ang mga baso na binato sa ring pabalik sa crowd. At makikita natin sa crowd ang appreciation sa tingin nilang tunay na nanalo sa laban. Standing ovation! Walang pakundangan talaga. Fuck off.
Nagsimula siyang lumaban noong siya ay 8 years old pagkatapos ng tragic na pagkamatay ng kanyang mga magulang. Si Jack ay pinalaki ng kanyang tiyuhin na si Johnny na nagpakilala ng boxing sa kanya. At nakita kaagad ni Johnny na meron si Stemmons ng lahat ng kinakailangan para maging pro. So tinurn over niya. Jack! 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 Kailangan na nating umalis dito. Pinakawan lang naman si Stemmons. Jack? Jack, lumabas ka dyan. Shit! Ngayon pag-usapan natin kung paano ka nakarating dito. Puro swerte lang, Jack. Sabi naman sa'yo, isang paan ang kuneo sa puwet ko. At isa pa, pinangalanan mo itong lugar na to na The Ripper. Malakas at matapang ka, Jack. So anong posibilidad na isang aficionado galing sa St. Louis ang biglang nagpunta rito? Okay, sandali. Wala naman ako sinabing aficionado ako. Isa lang akong fan. Naging fan ako ng maraming bagay. Karera, baraha. Oo, 20 years ako on the roll. Hanggang sa uling laban mo, binago nun ang swerte ko. Pareho lang tayo. Million dollar question. Oo. Pumusta ako laban sa'yo. So umalis ka na maraming pera? Hindi naman. Pumusta lang naman ako sa isang tip na tutumba ka sa 5th round. Alam ko deep inside hindi ka magpapatalo. Pero ang laki ng pot nun. Pati chances, ibang klase. At yung tip garantisado. Malaking kawalan. Sapat na para makabunan sa manang loob. Oo, ganun nga. Kaya sa tingin ko may utang ka sa akin, Jack. Ito ang million dollar question ko para sa'yo. Bakit sa lahat, Bangkok? Pwede ko rin yung tanong sa'yo. Change of scenery. Stuck ako. Pare-pareho na lang ginagawa ko nitong huling anim na taon. Kaya hinanap ko tong kaibigan ko. At sinabihan niya ako magpunta sa Bangkok. Binigyan niya sa akin lahat. Mga bar, hotel, babae. Sinabi pa niya sa akin ang tukol sa malaking white guy. Isang boksingero. Na sumira sa mga martial arts guys. Sabi nila, tinawag nila siyang Putam Lai. O Puka. Na ang ibig sabihin, The Wrecker. The Slayer. The Destroyer. Parang ganon. Nagtanong-tanong ako pero lahat sila, di ko mambibig. Ang nakuha ko lang ay legit Muay Thai. Tapos may nakita akong bar na The Ripper. Isa ang totoong detective, Marcos. Isa akong bloodhound. Na may panang kuneo sa puwet. Oo. At man, nakiliti ako nung pumasok ko rito. Sabi naman sa'yo, babalik at babalik lang ang memorya mo. Deja vu? Oo. Hi, si Johnny to. Nagkaroon kami ng malaking problema sa St. Louis. Papadala ko si Jack sa'yo. I-set up mo siya. At tutulungan mo siyang mawala sa glit.
May utang ka sa akin, Jimmy. Pupunta ako kapag tumahimik na rito. Tinawagan ng tito kong malas ng tayong tao na kilala namin nakaalis sa ganun. Ang clown na yun, si Jimmy Brown. Sinatap ako ni Jimmy. Kung naman pangalan ang ginamit niya, hindi sa akin yun. Naging ibang tao ako. Malinis na slate. Lahat ng bullshit na yun. Nakakamiss kung gano'n ka makakaalis sa luma mong balat. Parang ahas lang. Jimmy Brown. Oo, nakikilala ko siya. Akala niya na siya yung albino na Don King. Isang napakaputing lalaki. Nagkaroon siya ng problema kay Frank kaya humiwalay siya. At pumunta rito para magsimula ulit. Gusto mo pag-usapan yung laban? Hindi. Ang tagal ko rin siya hindi nakita, tapos kalahating oras lang may mga paging na siya. Dapat akong sumali sa Muay Thai ring. Paano kung papatumba ang mga taong to? Salamat na lang. Mga tumawag si Jimmy Brown para magalok sa amin ng deal. Alam mo si Jack Stemmons, yung boksingero? Oo, kaya ako yung lecha na yun. Sabi niya kaya niya paglaban ito para sa'yo. Rito. Oo, lagi niyang sinasabi yan. Sa tingin ko si Jimmy Brown ay isang sinungaling. Hindi ako naniniwala sa kanya. Hindi ito ang unang beses na niloko niya kami. Sa tingin mo ba, isa ka maswerteng tao? Wala akong paanang kuneho sa puwit. Kita mo? Yun yun. Palagi ako maswerte. Pati na rin sa pag-ibig. Kasal pa rin sa parehong babae na minahal ko sa loob ng 20 years. Isang bad tip at isang maswerteng tao, siguradong malas ka agad. Wala nang kuneho, wala nang puwit. Asawa ng 20 years, biglang naglaho. Oo, mahirap nga yan. Pero, mukhang matino kang tao. Nasa bangko ka na ngayon. Ang love dito, isang four-letter word lang. Amerikano ka ba? Kailangan mo ng tulong? Sinusubukan kong pumunta sa Ayutthaya. Ah, Ayutthaya!
Buddhist ka ba? Hindi. Gusto ko yung disiplina. Gusto ko yung chance na ayusin ang mga bagay sa susunod na buhay. Oo. Lahat tayo naghahanap ng mas maganda. Marami ang nagsasabi, kung hindi maganda ngayon, sa susunod ay mas maganda na. Pero ako, gagawin ko na ngayon. Gagawin kong maganda ang buhay na ito. Gagawin ko yan ngayon. Gusto mo ihatid kita bukas? Sa iyo, Taya? Okay. Gusto ko yan. Gusto mo? Gusto ko rin. May nakilala akong babae. Ano talaga? Oo. May nakilala ka? Nasa may platform kami ng metro, nagkasalubong kami. Pwede mo bang bayaran ng taxi ko? Oo naman. Magkano ang kailangan mo? Kailangan akong tumawid sa city. 3,000 baht. Kuya mo ang kailangan mo. Ah, Jackie. Kasi siyang pokpok. Bullshit. Lahat sila ay pumapasok sa school, lahat sila may sakit na nanay, lahat sila kailangan ng pamasahe sa taxi, at lahat sila ay mga pokpok. May nakilala ka. At tingin ko maganda yun. Gusto ko mag-enjoy ka habang nandito ka. Gusto ko lang din na mag-ingat ka. Alam mo, ang mga babae, ang lugar na ito, ang bansang ito, ayos naman ang lahat. Pero lahat ito ay nakakahawa. Parang tunog match made in Bangkok. Bingo! Isa ka nga ang bloodhound. Yun pala itong Russian na ito, nag-set up ng lahat. Marami siyang babae sa isang bar. Pinadala niya yung best pokpok niya para mabunggo sa akin. Saranya, gusto mo ba ang bago mong kaibigan na si Jack? Oo. Baka pwede mo kami ngayon set up ng lunch. Terry Rubilev. Jack Stemmons. Nakita kitang lumaban minsan. Sa Amsterdam yata, sa tingin ko. Oh, maganda yung laban na yun. Siyempre, natalo mo yung Dane na yun, ha? Napatumba mo siya sa ano? Sa fourth round? Third. Okay, kuha ka lang dyan. Okay, sige. Nandito ka ba para lumaban? Hindi, may bisita lang ako. May proposal ako sa'yo. At pwede itong maging lucrative. Para sa atin pareho. Depende. Tungo saan? Kung handa ka bang bumalik sa ring at lumaban sa casual scene. Tignan mo. Simple lang to. Sa akin ka lang makikipag-deal. Walang federation, walang promoter, walang Jimmy Brown, walang bullshit. Ang mga Russian na nagpapatakbo ng mga underground na laban. At ang Russian na to, ang leader ng iba pang Russian dito. Alam ni Jimmy na kung ialok niya ako sa kanila, mawawala na ang utang niya sa kanila. At hindi niya na kailangan maghanap ulit ng pagtataguan. Parang lahat ng nakakakilala sa'yo gusto lang mawala yung mga utang nila. Hindi ako pumunta rito para lumaban. Kailangan ko nang umalis, Jack. Saan pa kayo? May tatlong rules dito sa Bangkok para sa mga taong katulad natin. Una, lahat ng babae rito ay sinungaling. Pangalawa, i-deny mo lahat. At pangatlo, palaging tandaan yung 1 at 2.
Ingat ka, Jack. Kita-kits na lang. Jack, kung magbago ang isip mo tungkol sa pakikipaglaban, tawagan mo ako, hindi si Jimmy Brown. Bangkok. So ito sa mga lugar na mukhang perpekto mula sa itaas. Pero habang papalapit ka sa baba, naging malinaw ang lahat, kahit may makapal na smog. At isang araw na pagtanto mo, hindi na ako turista. Nasa bahay na ako. Tinawagan kita kagabi, pero hindi mo sinasagot. Oh, kasama ko ang nanay ko. May sakit siya. Malubha ang sakit niya. Kailangan ko siyang samahan. Namiss kita. Amoy pabango ko ng babae. Nagdala ka ba ng babae rito? Babaero ka, ha? Akala ko espesyal ka. Pero hindi pala. Bakit ka pumunta rito? Hindi mo alam kung bakit? Hindi. Baka kailangan ko lang ng 3,000 baht pa. Talaga? Oo. Kapag komportable ka ng tumitingin galing sa itaas, hindi mo makikita ang lahat. Jack! Hindi ito nakakatawa, okay? Minamalit mo yung something to the cheap na upuan. Makikita mo silang lahat sa isang sulyap. Hindi mo na kailangang umikot. Nandun na ang lahat. Hindi mo nakikita ang details. Hindi mo ito makikita. Hindi mo maintindihan ko ano ang pakiramdam na maging ako. Tingin mo ba gusto ko sumama sa iba-ibang lalaki gabi-gabi? Gumising tuwing umaga sa iba-ibang kama? Siyempre hindi. Alam ko ang pakiramdam nito. Alam ko ang pakiramdam ng magamit at matapon. Maintindihan ko. Talaga, paano? Paano mo ito maiintindihan? Pasensya ka na. Salamat. Gusto kong itsura mo. Saan to? Sa Krabi. Galing ako sa Krabi. Bakit ka umalis? Maganda, di ba? Hindi ako pwede magstay. Kailangan ko umalis. Kung pwede lang mamatay sa ganitong lugar, mayiging masaya na ako. Baka siya nga yung tamang babae. Maling lugar, maling oras. Nakakatawa ang oras. Parang katulad lang ng swerte. Isang araw kontrolado mo, sa susunod nasa puwet mo na.
May sakit pa talaga nanay mo? Wala naman talaga siyang sakit. Uy, buddy. Mukhang macho ka na ngayon at di mo na kailangan ng helmet. Hindi. Hindi? Nakalimutan mo? Oo. Sana pinatakbo ka ng coach mo ng marami. Ganun niya. Tapos pinagpalit niya kami ni Jimmy para sa tracking drills. Maswerteng araw para kay Jimmy, tama ba? Oo, isa siyang duwag. Okay, sumakay ka na. Tara na. Ano nangyari sa helmet mo? Nasa kotse ni Tito Johnny. Si Johnny ang nag-atid sa'yo? Oo. Okay. Uy! Hi, Mama. Pagbihis ka na, okay? Okay. Nandito si Johnny kanina. Hindi naayos ng mga bata bang sarili nila. Ilang beses na kitang tinanong pero sobrang busy mo. Buti na lang may handyman akong kapatid, di ba? Inaayos niya lahat ng plumbing. Huwag kang ang asshole. Inayos mo ang kama ngayon, ha? Napakaayos ng lahat. No? Fresh sheets at lahat. Oo, at uminom ka pa ng marami, Jack. Oo. At pagkatapos, alam mo anong gagawin ko? Aamuin ko yung mga kumot sa hamper, ganun kaya? Diyos ko, ang asshole mo. Maganda bibig, Lisa. Pero also, meron kang magandang bibig. Walang kwenta. Ano? Ano sinabi mo? Ano sinabi mo? Gusto ko lang malaman kung ano sinabi mo. Ha? Gusto ko lang malaman ang sinabi mo. Lumayan mo ako! Tigil! Ano ginagawa mo sa bibig nito? Oh, gusto mo maglaro ng sampalan? Sige. Ha? Huh? Lisa! What the fuck, Lisa? Ibaba mo yung baril. Ayoko sa'yo. Well, alam mo ako na. Dali na.
Jack, sorry sa hindi pagsagot sa tawag mo. Kinailangan ko mag-isa, mag-isipan ng mga bagay. Nagpasya akong umalis sa Bangkok. Bakit? Hindi na yung mahalaga. Gusto kong sumama sa'yo. Hindi. Paano kung sundan kita? Maganda yun pero sa palagay ko hindi mo to gagawin. Pwedeng i-surprise kita. Baka sa susunod na buhay. Paalam, Jack. Sabi ng babae na nandito lang siya. Na ilang buwan, hindi siya umalis. Whiskey at babae lang in order niya. Kasing baon na niya mga elepante. Pusta ako, nagkarapon lang siya umihihi. Okay lang yan, cool yan. Saan dito? So tingin ko doon, banda. Hindi natin. Parang katulad na siya ni Howard Hughes. Sigurado ka bang nasa floor na ito? Oo, oh, ito na siguro. Kausapin natin siya. Hoy, Jack! Hoy, makinig ka, Jack. Narinig ko na ikaw. Narinig ko mula sa mga chismis na hinahanap mo si Sarania. Pumunta ka dapat sa akin. Makinig ka, Jack. Si Sarania ay nagkaroon siya ng maraming pagsubok ng mga huling buwan. Kaya siya umalis. Pero ngayon, bumalik na siya. Hoy, Jack. May ideya ako. Sa tingin ko, dapat kang bumalik. Sa ring.
Dapat mong gawin ang nakatadhana mong gawin kung saan ang talento mo. Diyan, kailangan mong kumonekta sa soul mo. Alam mo, magpakalalaki ka! Manika, meron akong dala para sa'yo. Napakalagang bagay. Sa tingin ko makatulong ito sa'yo na mabango muli, ha? Hindi maganda yan, Jack. Hindi maganda. By the way, narinig ko rin na ikaw nakasalubong mo si Jimmy nitong huli, hmm? Hmm? Si Jimmy ay sinungaling. Palagi siyang nangako sa akin, kada laban mo, malaki ang utang niya sa akin. Galit-galit ako sa taong ito! Okay. Damn bastard. Babalik siya. Lahat sila. Lahat ay may moment, diba? Kung saan may kita mo, landas na yung tinatahak. Pumunta ka sa kaliwa. Lumiko sa kanan. Oo. Kung maaari mong itulak ang pedal pababa. Siguro wala na talaga tayong choice. Mukha lang talaga meron. Hindi. Seryoso, Jack. Alam mo, minsan ang tama pagkakataon patuloy na nagpapakita pero pinipili pa rin natin ang maling landas. Nung nakita kita kanina, alam ko. Oh, nagulat ka ba nung nakilala kita sa Nana Plaza? Hindi. Hindi mo alam, di ba? Alam ang ano. Patay na. Sasara niya, Jack. Paano? Nasubukan mo na ba? Ito dati? Sasabihin ko sa'yo ang lahat pero gagawin natin to sa paraan na gusto ko. O hindi ko sasabihin sa'yo. Ang paghahanap ng kalinawan. Minsan kakailanganin mo lumabas mula sa sarili mo. Minsan kailangan mong maging malapit sa kamatayan hanggat maaari para makita mo ng malinaw. Yung mga detalye at malay mo. Pupuntahan ka dapat ni Saranya.
Iyon ang gusto niya. Siya ay nabuntis at nagsimulang magkaroon ng mga problema. Gusto niyang buhayin ang sanggol. Pero alam kong ginawa nila. Dinala siya sa bundok. Pinaril siya at iniwan doon. Saranya. Saranya. Paalam. Paalam. Purgatory yung pinaganda lang. Oo. Yung parehong lalaki na nagsabi sa akin ito, nagbigay pa siya ng isa. Gusto mo marinig? Sige lang. Sa mga anino ng Krang Tep, ang isang tao ng will ay pwedeng ma-overrun ng tuso. At sa kanyang bulag na paghahanap ng kasiyahan, hindi niya kailanman makikita ang mga anino na kumukuha sa kanya. Hindi niya malalaman na siya ay nasa kadiliman na. Nagiging mahina at desperado siyang tao. So, anong beso nag-usap kami sa siyang desperado na albino? Kung ako huli yung pag-asa ni Jimmy, yari siya. May expiration date siya sa kanyang noo. Lahat naman tayo. Gusto bang malaman ang pangalan ko? Gusto bang tattoo ko? Isa itong primitive na simbolo. Ito ay tinatawag na Ouroboros. Eternal unity yung ibig sabihin nito. Ang ahas ay patuloy na nililikha ang kanyang sarili. Ito ay isang bilog na nangangakong magsimula ulit sa sandaling matapos ito. Mangko kayo. Puno ng mga pagkakataon habang bumababa ka. Masisimula ka ng napakataas. Sa 80th floor sa isang magandang tower. May helipad at swimming pool. Pero kapag tumingin ka sa salamin, anong mahalaga? Oo. Alas ng araw, nasa dumi ka na. At tumingala ka. At may kita mo lahat ng mga cable at gear at lahat ng makalawang na shit na nagpapatakbo at nagpapainit sa impyerno. Palaging tagumpay ang inertia kaysa sa will. Lalo na rito.
nakatayo ka pa rin. Minsan pa ako. Kapag naramdaman ko na lang na nawawala ito, saka ako magigising. Darating ang oras mo. Utang yan sa'yo. Nandito siya para sa isang kwarto. Pwede ka magstay dito pero walang kwarto para sa'yo. Pwede ka magstay sa bubong? Okay? Jack? Lisa? Jackie? Jackie? Ganda ng lugar mo dito, Jackie boy. Dalhin mo na mga gamit mo, alis na tayo. Fuck you! Oh, gusto mo ang Thailand, man? Gusto mo ba kung nasan ka ngayon? Naalala mo ba nung unang beses kitang dinala sa gym? Nakaupo ka ron na nakanganga yung bibig mo. Pinapanood ang mga fighters na lumaban. Sinimulan kitang turuan magboxing. At sabi nila, gifted ang batang yan. Sinabi ng lahat, may gift ang bata, meron. At alam ko, ipinanganak ka para rito, boy. 1, 2, 3. Bumaba ka. Bumaba ka. Ha? Oh, teka, masyado kang atat. Huwag mo madaliin. Okay, tara na. Okay. 1, 2. Ha? Teka lang. Anong mali natin ngayon? Nagmadali ako. At pagkatapos? Napabayaan ko yung guard ko. Pero nablock ko pa rin to. Oo, pero pwede kang pumalpak, tama? Anong palagi natin sinasabi? Mas mabuting umiwas sa suntok kesa? I-block to? Para lang itong chest, anak. Parang chest. Okay. Okay. Ito na. Ayan, ayan. 1, 2. Mas maganda. 1, 2. Ito. 1, 2. Baba. Ayan tayo, ayan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Knockout, yan. 1, 2. Dapat nakita mo ang laban ko. Kailangan natin mabuhay sa mga desisyon na ginawa natin. Minsan, kailangan mo lumapit at tabihan to para maitama mo ang lahat. Baka lang hindi ka pa masyadong nakakalapit. Tamang lugar, maling oras. Oo. Naalala mo ba yung unang laban na natalo ako? At gusto ko na huminto sa boxing? Binigyan mo ako ng libro tungkol sa mga samurai. Nag-bookmark pa ako ng isang page. Sabi nito, ang paraan ng pagkamatay ng samurai na kung siya ay pumunta sa laban na handang mamatay, siya ay hindi matatalo. Nakahiga lang ako noon habang iniisip, hindi ito gagana. Hindi ako pupunta kahit saan.
dahil may sumpa ka. So yung pambubugbog mo sa eskinita ang nagpamisay sa ring? Hindi naman. Kamusta ang pakiramdam mo, Jack? Itong uli, hindi ko kalayan na makakaligtas ka. Kalaban ka ng kamatayan, ha? Isang tigasin. Sobrang tigasing motherfucker. Alam mo yung kasabihan sa Amerika na pure shit luck? Lagi kong iniisip na isa tong napakabulkar na paglalarawan ng swerte, pero ngayon, naniniwala na ako. I mean, seryoso. Anong odds na manakawan ka sa Bangkok ghetto ng dalawang payatot na lumalaban sa club ko? Narinig mo ba ako? Jack? May balita ako sa'yo. Tungkol to kay Saranya. Papatayin kita. Makinig. Kung ano man ang narinig mo tungkol sa kung paano siya namatay, hindi to totoo. Namatay siya sa panganak ng anak mo, Jack. Pero magandang balita, Jack. Buhay ang baby. Meron kang anak na babae, Jack. Ito siya. Pero ito ang problema. Ang Bangkok ay hindi magandang lugar para sa kanya. Matuturuan ko siyang pumunta saan mo gusto. Kahit saan. Jack, kailangan mong harapin. Hindi ka magiging daddy material. Isang ama ay dapat na makapagbigay. Yun ang mission nito, yun ang purpose. Kaya kong patakbuhin ng lahat na parang magandang orasan. Pwede ko siyang ipadala kahit saan. Sa Switzerland. Wala akong pakialam. Ha? Magandang bagay yun. Pag-isipan mo. Ha? I'll see you soon. Hindi kakayanin mabuhay ng matagal ng isang tao na parang chameleon. Hoy! Anong pinapakaya mo sa kanya? Para siyang elepante. Tignan mo kung gano'n siya kabilis. Parang elepante na pag-sex sa cheetah. So anong nalaman mo? Bumula siya ng bar 2 weeks ago. O draga? So tingin mo, nagpa-plano na siyang mag-retire? So tingin ko, ihingi siya sa atin ng mas maraming pera. At sabihin na hindi siya lalaban hanggang sa makuha niya to. Mabigyan mo siya ng bonus at sabihin sa kanya na hindi niya kailangan magpunta sa post office. At ipapadala ko ang kalahati ng pera sa anak niya, si St. Louis. Doon sa magandang bahay. See you. Ingat ka. Okay ka lang ba, Jack? Ayos lang ako. Talaga? Oo. Bakit hindi ka sumakay ng eroplano at umuwi ka na lang dito? Hindi ngayon. Dapat nakita mo ang anak mo ngayon, first day of school niya. Dapat nakita mo to, Jack. Kailangan mo maging bahagi nito. Kailangan mo sumakay ng eroplano at umuwi na. Tingnan natin. Makapaglaro ka ng chess sa kanya. Oo naman.
Iniisip ko, Jack, yung tungkol sa theory mo. Ang multo ng future ng Bangkok. Talaga? Oo. Na baka ikaw ang multo ko sa future ng Bangkok. O baka naman ako ang sayo. Huh? Napakasama ng kalagayan mo, kaibigan. Pero tungkol sa sumpa mo at lahat ng kamalasang shit na yon, ang totoo, ikaw, Jack, ikaw ang bad penny. Alam mo yung sinaunang simbolo? Yung ahas na nakapulupot ng pabilog, tapos yung ulo niya kakainin yung sarili niyang buntot? Parang masakit sa puwet yan. Tama. Jack the Ripper Stamens, ha? Huh? Diyos ko! Hinto mo itong motor! Nakalimutan ko yung Buddha ko! Ano? Yung Buddha ko! Naiwan ko sa bar! So anong hula mo? Jack the Ripper Stamens! Anim na taon. May ideya ka ba kung ano pakiramdam nun? Nastuck ako. Tumahak sa parehong landas sa loob ng anim na taon. Ang aking asawa ng 20 years. Psh, naglaho. Isang maling tip. At yung lalaking maswerte, mamalasin ka agad. Gano'n ka nakatagal dito? 5-6 na taon. Nagkaroon ka ng disappearing act. Sinabi ni Vic verbatim, siguradong garantisado to. Wala akong ginagaranti na kahit ano. Shit! Kamusta yung panang ko na ako sa'yo? Oo, pero Jack, tinatalo ng mga bad penny ang paa ng koneho kahit anong araw. At ikaw ay isang malaki at matabang bad penny. Tinatawag nila siyang Putamlay o Puka. Na ang ibig sabihin, the wrecker, the slayer. Pwede lang mamatay sa lugar na ganito. Nahihingi isang masayang tao ako.